Hi, welcome back to my channel, Luis Asuncion Vlogs. So, time right now ay 9:37 PM ng March 31, 2021. So, pero bago tayo magsimula sa ating usapan na ito, gusto ko munang pag-click ka sa subscribe button below and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga posts sa mga susunod na araw, susunod na linggo, kung ano man yung gusto kong i-post dito. Gusto kong sabihin na nakakatawa kanina after kong kumain ng hapunan. Merong isang nag-chat. Gulat pa nga ako eh, kasi sabi ko, sino kaya to? Pero may syempre may pangalanan na natin niya siya na initial na CD. So syempre ayokong i-broadcast kung anong pangalan niya kasi syempre for security purposes din sa kanya. Baka sabihin eh kung anong bakit siya tumawag ganyan. So ang purpose lang dito ng vlog na to ay para i-share sa inyo kung ano yung almost 30 minutes din yata kami nag-usap. Pinagkwento lang naman namin nung nag-aaral pa lang kami ng masteral. Nakakatawang isipin na na-inspire ko daw siya. Paano masabi? So, wow, yes, inspire. Nakakatawa naman na isang kaklase noon, sabi nga niya noon eh, halos hindi niya na alam kung paano niya tatapusin yung pag-aaral ng masteral. Tapos mayroon siyang nakatabi sa upuan na yun, tumulong sa kanyang actually naging kaklase ko siya noon kung hindi ako nagkakamali sa statistic. So, alam niyo naman, ang statistic, medyo puro numbers yan. Puro math. Compute dito, 1 plus 1 plus 2, tapos minsan magiging, sabihin mo, 3 plus 3, imbis na 6, magiging 33. Ganun. So, ganun ang ano ng statistic, medyo komplikado. Pero, ayun, habang nag-video ako nito, ngayon, vlog na ito, yung nakikita ko, may message siya sa akin sa messenger. Ewan ko ano yung mga message na pinadala. Pero mamaya babasahin ko. Tapos sabi niya nga, pasensya na po, mahina po ang internet ko dito. So, yun. Walang problema doon. Pero salamat sa oras mo sa... kaya niya pala ako natagpuan dito sa kung natawagin niya ako sa messenger kanina dahil nakita niya daw yung ilang mga post ko sa dito sa YouTube and ilan nga dito tungkol sa librarianship na niyan. Nag-interview ako ng isang pioneer na librarian, so si Dr. Orinda Inon na interview ko, isa sa mga napanood niya yun. Tapos sabi, so sabi ko sa kanya, subscribe ka na rin dito para maging updated ka na rin sa mga post ko. So ang naging kagandahan nito, nag-usap kami anything under the sun, like yung business niya, may business siya ng yung tungkol sa daga na alagain, kulay puti. So, sinare niya yun. Although, matagal ko na alam yung tungkol doon na meron siyang ganong business. Tapos ngayon, isang buwan na yata mahigit, nag-open siya, nakapag-open sila ng isang salon dyan sa part ng Mikawayan yata. So, yun, meron daw silang salon. Pero, dahil nga pandemic, hindi talaga nag-ooperate. Pero online ng ano nila yung salon. So alam ko tinawagan sila ganun. Home service ang kanilang salon. Tapos offer nga rin siya sa akin na sabi niya
kung kailangan ng mga extra income, ganyan, tulungan kita. Tapos, yun, sabi ko nga sa kanya, kailangan ko rin makakatulong na matulungan ko sa mga papers ko sa certificate grace, kung ganyan. Kaya, tutulungan niya daw ako pagkasikaso niyan. Kasi siyempre, ngayon, pandemic, hindi ka makakuha basta-basta eh. Alam ko, marami siyang connection sa mga ganun. Yun, umayag naman siya sa meron. Tapos, nakakatawa pa rito. Kinukuha niya akong kumpare sa anak niya. So, sabi nga niya sa akin eh, naalala niya lang ako. Kasi nga, sa one time, may hinahanap siya sa document na hinahanap niya yung pangalan ko na hindi niya nakita. So, hinahanap niya na lang dun sa, dito sa YouTube na natatagpuhan niya sa Facebook na yun, meron akong share na nag-vlog na pala ako. So, ayun ang nakakatawa. Sabi ko nga kanina, umabot ng halos almost 30 minutes yung usapan namin. And before nag-end yung aming conversation, nagpaalam ako sa kanya na sabi ko, gagawin ko to ng vlog para maging dagdag ano rin usapan sa vlog. Okay? So, I'm looking forward na magkausap pa kami ulit sa susunod. And, umasa rin ako sa suporta niya na itong channel ko na to eh, papanoorin niya. And as well as yung inform ko rin sa kanya yung tungkol sa Amazon.com ko na mga libro. So, sabi ko, mura lang naman yon. So, kayang-kaya niya na yon. Okay? So, that's all for today. And, so, tomorrow is April 1. Kala ilang oras na lang, April 1 na. So, it's Monday, Thursday sa ano, so Holy Week. And although sa iba, sa mga piloso po, April 1 is April Fool's Day. So, sisikapin natin natin makapag-post bukas para sa April Fool's Day. Okay? So, hanggang dito na naman. Stay safe always. God bless you.